And then, recently, actually last year, February, na-close namin yung mortgage, yun nga, para makabili kami ng, yun nga, first time home buyers kami. 2 years kami nag-stay dito sa Amerika. So, yun, sinishare ko sa inyo lahat at sa mga talaga nakasubaybay dito. Hello, what's up guys? Kamusta? So, today is a holiday, President's Day today. So, today sa work ko, kailangan ko lang mag-half day, so... Ngayon naisip ko magde-deliver na ako habang maaga pa kasi pag ganito mga holiday may mga promo-promo, parang may mga surge-surge din, alam mo yun, sa mga Grab, parang so, para sa Pilipinas, diba? May ganun din dito. Eh, free naman ako, kaya huwag na natin sayangin yung oras. Eh, ba't ang dilim? Lalabas nga ulit ako. So, kung ngayon lang kayo napad pa dito sa channel, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, I create different videos about buhay Amerika and Filipino, living the American dream. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. So, normally, nag-upload talaga ako Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. Pero lately, nabibusy nga ako. Marami lang ako tinatapos sa mga projects. Wow, artista. So, yun. By the way, today is Feb 21 and today is my third year dito sa US. Grabe, di ba? So, mamaya magkikwentuhan tayo mga updates about buhay-buhay, ganyan. Kaya, bilisan natin kasi may deliver ako, guys. Ang dami, 28 or 33 items pala yun. Kaya, tara na. Kailangan ko makabalik agad kasi mag-half day ako, sir. So, maaga pa naman, pero let's go. Wait, ito yun. Tapos, ano ba yan? Wala pa akong gas. Pero, abot pa naman. So, ayan, kita nyo ba? 21 items, saka 12 items. Let's go! Pera! Alam mo na, kahit para umangat tayo sa laylayan. Let's go, bros! Aray ko, papagas muna ako kasi as in, wala na talaga. So, siya yung gas, ano, gasoline nandito. Touchscreen! First time. Wait, napansin ko lang kasi hindi naman ganito sa lahat ng gasoline. Wait, tayo papagas. You know, because walang gas boy dito, guys. Diba? Touchscreen. Wah. Ano sabi? Processing. Do not remove your card. Authorizing. Ang lamig. Okay, remove. And then, what's next? Bilis, guys. Ginaw na ginaw na. Okay. Tapos, ayan. Pwede na ako mag-gas boy sa Pinas. Ito lang. Dito lang tayo sa... pang-commoner. Ayan, okay. Okay, pasok muna tayo guys. Ang lamig talaga. Aray ko. Hello guys, ayan, natapos ko na yung isang order. Grabe, ang tagal. Inabot ako isang oras. Dalawang ano kasi yun eh, dalawang magkaibang address yung de-deliveran ko. Pero sa isang supermarket lang kasi. So pwede kasi yun, multitasking. Para multiple orders in one ano. So let's go, pupunta na tayo sa kanyang bahay. Tara na. So, papunta na ako ngayon sa pangalawang delivery. Sorry, hindi ko talaga napapakita guys mamaya kapag medyo maluwag. Kasi, na-delay ako dito sa ano, ang daming pinabili nung uni. Eh, dalawa sila. Kaya, yun muna makikita nyo ang aking surroundings. Dito lang yun malapit sa amin. Pero, magkaiba ng subdivision. So, you know. Pero magkalapit lang siya. Buti naman. So ito yung dideliveran ko, parang apartment siya. Kaya feeling ko kailangan ko pumunta dun sa unit niya. Okay guys, wish me luck. Wow, joke. So ayan, tara na, na-deliver ko na guys. Hindi pala siya ano, apartment. Ano siya, ano tawag dito? Para siyang nursing home or assisted living pala. Para sa mga ating mga lolo't lola. So ganun yun. Uwi muna ako. Malapit lang to sa amin eh. Hello ulit guys, umuwi muna ako kasi may mga kailangan akong tapusin dito sa bahay. Again, happy 3 years sa akin, no? Grabe. So today, Feb 21, 3 years na ako dito sa US. Grabe, ang bilis, no? So, mag-ano lang tayo. So, by the way pala, sa mga bago dito sa channel, hello sa inyong lahat, shoutout sa inyong lahat, at sa mga nagpapa-shoutout, doon sa last video, sabi, Rich One Chan, yung subscriber here, shoutout po, shoutout to you, Rich One Chan. Keep it up. Rock Soliland, shoutout Lods, more sideline vlog, shoutout to you, Rock Soliland.
Says Channel. Nice one, Sir Vince. Meron din kayang ganyan sa Cali. We will soon be there din po. Baka pwede ko rin gawin yan. Anyways, it's been fun and educational. Watching you, sir. Kudos and more powers. Thank you so much, Says Channel. So sabi ni Leonard Luzon, here in Cali, you can also DoorDash here also. Pwede rin. Thank you, Leonard Luzon, for answering. Sabi naman ni Says Channel, wow, thank you so much. We will soon be in Livermore. Yung tita ko na nasa Cali, yung palagi namin pinupuntahan pag nagbabakasyon kami. Diyan lang siya sa katabi ng Livermore. Siyempre, hindi ko sasabihin. Diyan kami, pupunta kami diyan ng July this year. So, baka magkasalubong na lang tayo diyan. Next. G, ayos na sideline yan, Paps. Pang extra para sa mga bayarin diyan, correct. Ask ko lang, Paps, about sa NCLEX exam ni Mander mo. Saan site siya nag-register at saan siya nag-exam sa Pinas? Tips about NCLEX exam experience ni Mander mo. Again, thank you, Paps, and keeps on vlog. Keeps. And keep on vlogging kasi sobrang naka-inspire mga vid mo. God bless. Oy, thank you, G. So, if I remember correctly, sa ano siya? Sa Pearson sa May Bendia, Makati. Tapos yun, dati everyday siya nagre-review. Hindi ako makabigay ng tips kasi hindi ko naman alam exam. Pero, if I remember correctly, sabi niya, mas mahirap pa daw yung board exam ng RN sa Pilipinas kumpara nung nag-take siya ng NCLEX. So kung PHRN si Commander mo, kayang-kaya niya ipasaya ang NCLEX. So yun, good luck. Baju, I love your content. Dude, feeling namin nandyan din kami sa US. So yun, dinadala ko talaga kayo. Tourist guide, diba? Sana ma-shoutout ako sa next video. Shoutout to you, Baju. Baju. So yun, ano lang tayo guys. Look back lang tayo sa 3 years na nandito ako. Parang sobrang fresh pa rin sa isip ko na lumipad ako sa Pilipinas. So sa mga nakapanood nung Goodbye Philippines. Goodbye Philippines sa vlog ko. Ang gulo-gulo pa nun. Parang ang pangit pa kasi ng camera ko nung dati. Pero anyway, salamat sa mga nakapanood nun yung Goodbye Philippines na vlog ko. Parang natatandaan ko pa rin lahat ng mga pangyayari na yun, ganyan. Yung layover ko sa Korea, lahat talaga. Yung pag i-empake ko ng mga gamit, ganyan. So, ang dami talagang nangyari. Nung, yun nga, dumating ako dito sa US, I think mga 3 months ako walang work nun. Kasi nag-aantay ako ng, yun nga, ng social security, ng green card ko, at yung paghahanap na rin ng work itself. Ang dami ko talagang interviews na napuntahan. Sobrang grabe yung experience. May malayo, may malapit. Choosy kasi ako. Choosy sa work. Pero yun nga, kung hindi ka naman choosy sa work, marami talagang available na jobs dito. Pero ang prioritize ko talagang hanapin is yung gaya ng work ko sa Pilipinas para, alam mo yan, same sa aking career. Wow. Next, yun nga, sa apartment kami nakatira nung una for the first few months. Tapos nakahanap kasi ako ng work sa downtown Chicago, which is sobrang layo sa una naming apartment. Eh yung lease namin nung dati, 1 year talaga yung lease. Tapos hindi ka pwede mag-break ng lease. Ang nangyari sa amin, 2 yung apartment na binabayaran namin. At wala naman nakatira dito. Wala kasi kaming nahanap na pwedeng sumalunong apartment. So ginawa namin. So sinishare ko lang sa inyo yung mga experience ko dito for the past 3 years guys. Ha? Nag-apartment kami doon sa malayo. Tapos nag-apartment din kami kung napanood nyo nung lumipat na kami sa Chicago kasi doon nga yung work ko. So, 2 apartment na binabayaran namin na. So, medyo mahirap yun. Medyo gapang mode talaga. Maitawid lang yung buong taon. So, ayun. Nakalipat kami ng Chicago. Mahigit 1 year din kami. 2 years ba? O basta yun. Okay naman kasi maganda talaga dun pag nando ka sa city. And then, recently, actually last year, February, na-close namin yung mortgage. Yun nga, para makabili kami ng... Yun nga, first time home buyers kami. 2 years kami nagstay dito sa Amerika. So, yun, sinishare ko sa inyo lahat. At sa mga talaga nakasubaybay dito, nakita niya naman talaga yung, kumbaga yung journey ko, diba? Kasi yun talaga yung sinishare ko dito. So, yun, 2 years, nakabili kami ng first home namin. So, ito na yun, yung nakikita niyo palagi. Tapos ito medyo materialistic talaga, pero sorry naman. Dati, nung bago graduate ng college, sabi ko, ang gusto ko lang, makabili ng sarili kong iPhone. Ganyan, ang babaw, diba? Pero basta, tapos, kasi yung iPhone ko dati, bigay lang sa akin ng kuya ko, tapos basag pa yung screen, tungtuwa na ako doon. Tapos yung mga klase ko dati, naka-iPhone 4, na yun yung uso dati. Ako, naka-iPhone, ano ba yun, 3GS. Sobrang luma na talaga nun, bro. As in, ewan, yung mga temple run nila, sobrang bilis sa akin, laggers eh. First world problem. Hindi, sinishare lang, dating gusto ko sa Pilipinas na mga nabibili ko na ngayon kasi dati hindi ko talaga ma-afford dun. Dati gusto ko lang ng iPhone. Sabi ko nga dati, gusto ko lang ng ano, ng kahit bungalow lang na bahay na mayroon sa Pilipinas. Or kahit condo lang. So, naging possible naman yun nung nag-start kami magbumili ng condo sa Pilipinas dati. So, sabi ko, okay na. Okay na. Tapos bibili na lang ako ng kotse. So, saya-saya ko kasi nakuha ko yung first car ko nang ako talaga yung bumili nung 2015. Yun yung first car ko talaga. Yung Wigo. Yun yung hatchback.
yung first cargo. Ang saya-saya ko na talaga. Ang saan yun nga, nakarating na ako dito, syempre. Tapos nung dumating na dito, sabi ko parang napaka-imposible makabili ako ng yun nga maganda sasakyan. Yun nga, yung Civic na ngayon. Kasi dati sa Pilipinas, pangarap ko yung Civic. Kasi ang mahal, namamahalan ako sa... Hindi ko talaga afford yung Civic sa Pilipinas na ako yung bibili, ha. Nung nabili na namin yung Civic dito, sobrang saya ko talaga. As in, kasi pakboy eh. Yun talaga yun. Tapos yun nga, hanggang sa nakabili na kami nung Lexus. Kasi diba si parang pang RK talaga yung Lexus. Hanggang, so yun, ang sinasabi ko lang is, guys, hindi ako nag-iibang. At sorry kung for some people, materialistic to. Ang sinasabi ko lang is, everything is possible kapag talaga sumikap ka, ganyan. Kasi before, sobrang taas talaga ng pangarap ko na parang hindi na siya possible. Ay, parang hindi na siya attainable. Possible, pero hindi siya, alam mo yung madali abutin. Kaya medyo binabahan ko yung standard ko. Sabi ko, si condo na nga lang. Tapos, Wigo. Alam mo yun, so parang, ano lang talaga yung masabing meron. Hanggang sa, yun nga, sabi ko condo lang. Pero ngayon, 4-bedroom na bahay, tapos naka-Lexus. Again, guys, hindi ako nag-iayabang. Ang sinasabi ko lang is, kaya nyo rin yan. So, sa mga nakasubaybay dito sa channel, maniwala lang kayo sa sarili nyo. Basta gawin nyo lang yung mga dapat nyong gawin. So, matutupad nyo lahat yun. So going back nga dun sa experience ko, naranasan ko rin mali-off sa trabaho yung ngayon nag-start yung pandemic. Medyo masaklap talaga kasi dito, alam nyo, medyo prangka talaga dito. Sa amin talaga sinabi harap-harapan na, today is your last day. So, ganun. Tapos sa meeting pa sinabi, di ba? Ang lala. So, yun, naranasan ko mawala ng work. So, yun yung kasagsagan na naghahanap kami ng bahay. Hindi na-approve yung first application namin ng mortgage kasi nga, nawalan ako ng work, hindi pwedeng saluhin lahat ni commander yun. Well, ma-approve kami, pero mababa yung i-approve na loan amount, which is hindi namin ma-afford yung pinakabahay. So, wala din. So, after 1 month of being out of job, nakahanap naman ako, thank you Lord, nakahanap talaga ako ng work. Tapos, dito pa sa kumpanya na parang pinangarap ko talaga sa Pilipinas, sabi ko, pag pumunta ako dito sa Chicago, ito yung a-applyan ko. So, ina-applyan ko siya for the longest time. Hindi ako nakukuha or hindi ako tinatawagan. Ngayon, nung nawalan ako ng work, tapos ngayon, nagbuti may hiring sila. Nakuha na ako, tapos ganun din yung work na ginagawa ko, kaya sobrang pasasalamat ko talaga. Medyo challenging lang yung work kasi medyo utakan talaga yung labanan. Alam mo nung medyo tamad-tamad tayo, hindi joke lang. Basta wala lang, parang nakaka-challenging yung work, yun na lang yun. So yun na lang muna today kasi lalabas na ulit ako. Kailangan kong kumayod kasi, you know, kailangan natin ng funds kasi again, recently sabi ko nga mayroong emergency sa Pinas na medyo kailangan nating kumayod, you know. So yun, ganun lang ang buhay America, guys, for sure, naintindihan nyo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, guys, please click the subscribe button, makakatulong ng malaki, and please like this video, at kung meron ka mga tanong, anything under the sun about Boy America, or kahit ano lang gusto mong kausap, comment down below, or message mo ako sa Instagram, share this video para marami ding makakita sa channel natin. Guys, please follow me on my social media accounts na din, maraming salamat, at makita-kita tayo sa susunod na video. Bye!